Welcome back to my channel, mga tol. So napadaan tayo dito para mabigyan ko lang kayo ng idea. Hindi ito masyadong detalyado, kaya magbibigay na lang ako ng contact number ng seller dyan sa screen. Para po dun sa mga interesado, pwede nyo po siyang i-text or tawagan. Makikita nyo nga pala dito ang iba't ibang klase ng mga power tools na itinitinda. Dati hindi ako interesadong magtanong dito dahil sa kalsada nga lang sila ibinibenta. Pero mula nung bumili ang bayo ko dito sa Raon at 3 years ago na yung kanyang power tool, at buhay na buhay pa rin siya hanggang ngayon at hindi pa siya nagpapalit ng battery pack, naisip ko na okay din pala yung mga binibenta dito at sa murang halaga. Napakamahal talaga ng mga branded nito, kaya maiisip mo talaga na bumili ng mura. Panoorin nyo na nga itong video at baka sakali makatulong sa inyo, mga tol. So nandito tayo ngayon sa Meraon. Meron tayong mga naka-display na mga impact tools. Meron tayong welding machine. Magkano to, kuya? 3,000. May warranty siya na 1 year, pero dito ka lang pupunta sa pwesto na to. Pakikita ko mamaya kung saan siya banda. Sabi naman niya meron silang bodega dito. Meron silang mga iba't ibang klaseng mga power tool dito. Itong sinasabi niya na impact drill. Kuya, pwede makita? Ito. So ito nga pala ang Flyman. Ang presyo na to, 3,500. May last price pa daw to. So ayan, no? May dalawang battery. May kasama ng mga bala. Kulay black yung mga bala niya. Mabigat siya. Hindi siya mukhang low quality. 3,500 lang siya. Yung pinakamurang power drill nasa 1,000. Yung makita nila. Sa mga low budget, pwede na tingin ko. Kung mga gusto nyo magkumpo-kumpuni sa bahay dito, madami. Madami kayong mabibili dito. Dito lang yan sa may ano, sa may tapat ng Itchara Building. Ba to? Ayan. Tapos makikita nyo to. May LBC lang. Tapat lang siya ng LBC, nagtitinda. Pag bukas yan, kuya, nandito ka pa rin. Kahit bukas pala tong shop na to, nandito pa rin siya sa may tapat na kapwesto. Magkano tong jack stand niya? 3,500. Kaya na ang L300. Eto, kuya, magkano to? Pang ano to? Motor kotse. Pang motor kotse. Ano pangalan mo, kuya? Elmo. Elmo? Ayan, si Kuya Elmo yung nagtitinda rito. Tandaan nyo lang siya, marami siyang tato. Pero gwapo naman si Kuya Elmo. Eto, magkano to, kuya? 2,700. So hanggang 2,500 daw pwede. Heavy duty na daw to. Mukhang heavy duty naman siya. At syempre napaka-importante nito kapag meron tayong sasakyan. Pwede to sa mga may mga motor. Mas may mga wrench din siya dito. Hanggang 19. Ito naman, maliit, kuya, ito. Magkano to? 1,200. Tapos ito, mas maliit. Ito 1,000 naman. Ito mga pangkotse na magkano to, kuya? 2,500, pang 2,000. Ang last price nito, 2,000 from 2,500. Ito lang yan sa Meraon, mga tol. So ito nga palang welding machine ay 3,500. Tapos may 1 year warranty daw dito. Hanapin nyo na lang si kuya, tapos itanong nyo na lang sa kanya yung detalye kung paano kayo makaka-apply ng warranty. Dahil meron daw silang talagang bodega dito, no? So doon nyo yata siya talaga pupuntahan pagka meron kayong concern doon sa nabili nyo. Yun, maraming salamat kay Kuya Elmo. Yun. Alright, so kita tayo ulit, mga tol. Dito naman tayo sa kabilang tindahan, no? May mga kung ano-anong tools din dito tulad nito. So ito, pag meron kayong kaaway, pwede nyo gamitin to. Ito pala yung ratchet, no? Pang scap holding to. Pag meron kayong mga tinatayong bahay, no? Construction, yan, pwede nyo magamit. Ito yung sa panggilid, no? So may mga scooter dyan. Ito yung ginagamit niya, lakas ng music. Sana hindi tayo makopyright, no? Tapos, ito, meron siyang mga kung anong tools. Pero nakikita ko mukhang maganda yung mga gamit din dito. Ito yung ginagamit ni Thor. Ito, 250. Yung ano, metro. Mga heavy duty na yung namura. Ayan, 80 lang. Ito, meron silang 80 lang kung gusto nyo. Ayan. Ito ay 80 pesos lang. Tapos meron siyang Stanley dito na big 250. Tapos ito, 450, 550. Ito yung mga heavy duty nila. Meron rivet, may ice grip, tapos yung mga plies, cutter. Ito kaya magkano to? 450 rivet, medyo malaki na siya, no? Vice grip ay 700. Dapat lang tayo ng Armstrong at saka Aura Building. Malapit lang to dun sa mga power tools kay Kuya Elmo. Ayan, si Kuya Jay, tindero dito. So ayan, pag meron kayong mga kailangan tools yan, ito yung mga lapitan nyo kasi sila yung mabait na nagpa-interview dito.
So yun nga mga tol, at maraming salamat sa panonood at maiksing video nga lang itong ginawa ko para lang magkaroon tayo ng konting idea. At kung sakali naman meron kayong mga katanungan regarding dito sa mga tinitinda nila, pwede nyo pong i-text or tawagan yung binigay kong number. Hanggang dito na nga lang itong video na to, at magkita-kita na lang tayo sa susunod na episode. At mag-iingat kayo palagi mga tol. Hanggang sa muli, adios!